Hello guys, isi-share ko lang sa inyo kung magkano ang unang parehistro ng mga bagong motor at ano ang proseso. So una, kailangan mong kumuha ng insurance policy. At pangalawa, yung emission testing result. So, ang una kong ginawa, kumuha ako ng insurance policy. Kasi may mga nagsabi na mas mura raw sa mga pawn shop tulad ng Cebuana. So, nag-try ako, pero hindi tinanggap yung papel ko. Kasi, ang tinatanggap lang pala nila, yung mga may plaka na. So, sa akin, syempre, bago yung motor, wala pang plaka. Sabi ko, ba't walang pinaprocess na MB file pa lang na rehistro? Sabi niya, wala. Ang inaano lang namin, na-accept lang namin, yung nakarehistro na. Yung may plaka. So, ang ginawa ko, no choice, pumunta ako sa branch ng LTO. So, sa gilid ng LTO branch, na kung karamihan naman, ganun. Sa gilid-gilid nun, diba merong mga nakapila na mga tao ron, paparahin ka, tatanungin kung anong kailangan mo, emission, renew ng lisensya, renew ng sasakyan, meron sila halos lahat. So, ang ginawa ko nun, nagpa-process ako doon sa isang tao ron, sabi ko, magre-renew sir ng motor. Sabi niya, sige sir, pila mo lang dyan sa emission testing. Tapos pila pan mo tong form. So kami na bahala. Iaano namin yung papel mo sa insurance na rin. So habang nagpi-fill up ka ng insurance fill up form, ipipila na namin dito sa emission testing para hindi sayang yung oras mo. So yun nga, ginawa ko habang nagpapa-fill up ako ng insurance, nakapila na rin at the same time yung papel ko dun sa emission testing. Kasi haba ng pila pagdating ko ron. Dumating ako ron, mga 1 PM, pang sampu ako. So ang interval daw kasi ng emission testing nila, pag motor, 10 minutes kada isang unit. So pag sampu ka, mga halos isa't kalahating oras ang aantay mo bago ka maisalang doon sa nila, aparato. So yun na nga, ang ginastos ko ron sa insurance, $650 plus yung emission testing, $390. So gumastos ako ng kulang-kulang basta yun. Pagkatapos nun, ginawa ko, inassist din ako nila ng doon sa LTO mismo, sa opisina ng LTO. Sabi niya, ginaid nila ako kung anong proseso. Sabi, pasa lang. Kasi doon sa sa entrance pa lang ng LTO, may evaluator na. So titignan nila yung papel mo kung may kulang or okay na. Sa kanila, ipapapilahin ka doon sa mismong loob. So yun nga, tumagal ako ron, mga 30 minutes lang mismo sa loob ng LTO. Napakabilis. At yun, yung dalawang nag-assist sa akin, binigyan ko na lang ng tag 50 sila. Hindi na masama, hindi ka na naabala. Hindi ka masyadong na-hassle. So sila na gumawa ng mga papel mo. Ang ginawa mo na lang, pumila at nag-fill up. Siyempre, nagbayad. So, kasi sa akin, yung papel ko, nag-change venue. Kasi may additional change venue yun, plus 100 ka. Ako na penalty ako ng, napaso yung registro ko. So, nag-penalty ako ng 120. So, tapos ang binayaran ko sa mismong LTO, 671.81. So, ito po siya guys. Ayan, kung makikita ko. Ayan. So, una, yung change venue, ito 100 pesos penal, yan yung babayaran mo kasi bago nga yung unit mo. So kung saan yung pinakamalapit mong LTO, doon ka magpaparehistro para hindi ka rin mahassle, lalo na pag pumapasok ka guys, di ba? And then ito yung penalty ko, 120, napaso ako ng 1 month.
So, all in all, binayaran ko lahat is 1,711.81 plus yung 100 na binayad ko rin sa dalawang nagdasi sa akin. Bali, 1,800 kulang 2K din. Pero sa next na parehistro ko, mas malilesin na yung babayaran ko kasi mawala na yung change venue fee tsaka yung penalty. So, hopefully, hindi ako ma-penalty next year. So, yun lang. Share ko lang sa inyo, guys. At sana makatulong to. Kung bago ka lang sa page ko, so please like and subscribe para sa mga susunod pang mga video. God bless.